marami pong mga nagre-request din sa atin kung ano ba yung mga iba pang mga sekreto using a organic method of farming, kung ano pa ang mga kailangan natin, yung mga nasa bahay lang natin na kailangan natin na maibigay sa mga panrin natin para makapagbibigay tayo ng mga nutrients like calcium. Okay, calcium is number one ingredients, or shall I say yung mga number one components na kailangan natin sa ating mga pananim. Kahit na anong klase mga pananim, ang calcium ay pinaka-importante natin mga kaibigan sa pagtatanim. Okay, ito yung mga isa sa mga mabisa, garantisado at effective na fertilizer. Ito yung mga eggshells na galing po sa mga pinaglutuan natin. Okay, ayan. Tapos yung iba galing naman po sa mga nag-hatch, okay, na mga ano namin, yung mga Rhode Island Red, yung mga native chicken at saka yung turkey. Okay, now pinaghalo-halo namin at saka kung mag-iipon po kayo ng eggshell, kailangan hindi po basa, ano, kasi unang-una kapag basa medyo mahirapan kang mag-crush dito sa ating pong blender. Okay, gaya po nito mga kaibigan. Okay, ayan. Yung mga na-blend natin kanina, ayan, ito po. So, it must be powderized na siya, yun. Yun. Okay. Idirekta mo lang ibibigay yan. Mamaya, tuturuan ko po kayo sa kung paano po natin ibibigay ng mga powderized na eggshell. So, ganito, kung maglalagay kayo, ayan. Ito hindi ko po ito inilagay sa labas para po hindi mabasa kapag ulan. So pag inilagay mo siya sa blender, kailangan crush. Okay. Tapos ito. Para madali siya ma-powderize, okay? Ayan. So kailangan huwag masyado pong puno. Okay, para hindi ko mahirapan mag-powderize po na yung mga eggshell. Okay? So, sa mga nagluluto dyan, okay, kasi normally na mga ginagawa natin, okay, yung mga typical, traditional na ginagawa natin, eh, gaya nito, ayan, ilalagay natin sa mga orchids, di ba? Yung mga traditional na ginagawa natin, yung ilalagay natin sa orchids, yung sa mga, yung sa branch mismo, okay, para magbibigay po ng nutrients. Pero ito direktang ibibigay natin sa lupa. Okay, pag ito yung puno, kailangan dito sa kailangan sa dulo po ng puno, doon po natin ilalagay natin mga powderized na eggshell. Okay. So mamaya mga kaibigan, pagkatapos ko po ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-direktang ilalagay o ibibigay sa inyo mga pananim para magkakaroon po ng calcium, para mas maganda ang tubo, at the same time, organic siya, healthy tayo. Okay? So, mamaya, ituturo ko po sa inyo. Okay? Okay, mga kaibigan natin, so, gaya ng sinabi ko kanina, ito yung mga na-crush po natin ng mga eggshell mula sa native chicken, mula sa Rhode Island Red, at saka mula sa mga pagkain namin. So, from waste na naging organic fertilizer. Okay? So, most common thing, gaya ng sinabi ko kanina, na kadalasan sa mga ginagawa natin, direkta natin yung mga eggshell, direkta natin ibibigay sa mga pananim, pero buo pa. Okay, ngayon, using the blender, so ito, naging powderized na siya. Maganda ito sa ating mga pananim para mas mabilis ang paglago ng ating mga pananim in an organic method. Alright? Ito turo ko sa inyo mga kaibigan. Okay, simple naman po. Kasi dito, ilalagay natin dito, i-apply natin dito mga kaibigan sa ampalaya. Okay? So dito yung nasa itong aisles na to, nalagyan na po natin. Pero itong pong
ayos po na, na ito, hindi pa po nalagyan. So, ito yung mga naipon natin ng mga eggs, yung eggshells. Alright, ito. Kunting amount lang po mga kaibigan, no? Para may maipantay-pantay po natin ng paglalagay. Okay? Lalo na pag mainit ang panahon. Okay? At saka kung tag-ulan naman, maganda ito kasi absorb ito sa lupa. Okay? At saka kung meron kang ano, meron kang mga tinatawag na ito yung mga banana peel. Okay, pwede mong ihalo dito yung banana peel. Pero kailangan provided na ano na siya, yung mga hindi pa basa, okay? Kailangan dry yung banana peel. Pwede mong ihalo rito tsaka ibubuhos mo lang po ito dito sa inyong mga pananim, ano? Wala rito. Okay, ito yung ampalaya natin. Okay. Siguro mga nasa ano ito, nasa mga 10 days pa lamang po ito, mga kaibigan. Pero tingnan niyo po. Mataas na po ang paggapang ng ating mga ampalaya. So yan po, ang isa sa mga mabisang paraan, yung mga waste material natin na naging organic fertilizer. Okay, ito'y magbibigay ng calcium para po sa ating mga pananim, para magkakaroon po tayo ng malagong pagtubo ng ating mga pananim, para healthy po tayo in organic way. Maraming salamat! Again, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, pag-subscribe po ang ating YouTube channel is Coquilia Integrated Farm. At saka i-hit nyo po ang ating notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong paraan ng pagtatanim in organic way. Maraming salamat. Ito po si Daddy Johnny Sniper. Adios.